Hi, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Armand Sidro, the author of Pinoy Business Online Solution. At sa video na ito, ituturo ko sa iyo the 3 pillars of easy selling email. So stay tuned. So unang-una sa lahat ay gusto ko itong i-congratulate dahil malamang pag nakikita mo yung video na to o yung pinapanood mo yung video na to ay isa ka sa taong gustong maging successful sa online marketing at may business ka na gusto mong mag-succeed gamit yung internet. At sa video na to, ituturo ko sa iyo yung 3 pillars of easy selling emails. And kung isa kang online entrepreneur, malamang alam mo yung strategy na to dahil isa ito sa mga strategy na ginagamit ng mga online entrepreneur to connect, to build rapport, to follow up, and to sell products. And kung isa ka sa taong hindi pa gumagamit na email marketing or nagginagamit yung emails to promote or to sell your products, I suggest na pag-aralan mo yung email marketing dahil sobrang powerful pag ginagamit mo ngayon yung email marketing. Dahil kahit sa mga social media pa lang, ginagamit na yung email to access it. Kahit sa mga Android phone, ginagamit na yung email to access some apps. So, napaka-powerful kung ginagamit mo na yun, yung email. At sa video na to, tuturo ko sa'yo kung paano ka mas makakabenta gamit yung email. And I'm very excited na ituro to sa'yo dahil ang 3 pillars na to, okay, yung 3 pillars na to, napaka-importante na meron palagi yung mga sinesend mong email sa yung prospect para mas i-open nila ito, para mas i-click nila yung mga link na nakalagay sa email mo upang mas madali ka mag-sell, okay, makapromote ng mga products sa kanya. Right? So simulan natin yung unang pillar ng isi-selling emails at una-una ay grab attention. Okay? Kinakailangan yung sinesend mong email is makakagrab ng attention. At dapat yung ilang part nun ng email mo, ilang part ng email mo ay nakakagrab ng attention tulad ng subject line at opening line. Bakit? Dahil ito yung unang-unang makikita ng prospect mo or unang-unang makikita ng mga receiver ng email mo. So napaka-importante yung mga words na ilalagay mo sa subject line or opening line is makakagrab ng attention. And by the way yung opening line pala is ito yung ilang words na makikita mo sa yung email body. So yung first sentence mo is kailangan makakagrab na ng attention para i-open nila yung email mo. Okay, kasi pag hindi makakagrab ng attention yung subject line mo, yung opening line mo, malamang hindi ito i-open ng mga prospect mo. Dahil hindi lang ikaw, okay, at malamang hindi lang ikaw yung nagsisend sa kanya ng email, and hindi porket na nag-subscribe siya sa email list mo, yung email mo lang yung matatanggap nila. Okay, dahil nag-subscribe din sila sa other email list. So napaka-importante na i-beat mo yung competition na yun, at napaka-importante na palaging i-open nila yung email mo para mababasa nila yung gusto mong ipahiwatig or gusto mong isabihin sa kanila. Para magawa yun, yung mga subject line mo or opening line mo, kailangan gumamit ka ng words or sentence set na maaring magpapak agad sa isipin nila is curiosity. Okay? Kasi sometimes curiosity can make people take action. Okay? Kung mga yung mga ginagamit mo words or sentence sa subject line or opening line pa lang is mag-curious na sila, i-open at i-open nila yung email mo. Okay? Halimbawa na maaari mong gamitin na sentence sa subject line mo is, Armand, pag wala ka nito, baliwala ang lahat. Okay? So, pag makbasa pa lang niya yung subject line mo, magpapap-up na agad sa isipan niya, anong bagay na to na pag wala ako, baliwala yung lahat. Okay? So, by doing that, i-open niya yung email mo. Okay, so make them curious sa subject line, opening line pa lang para makagrab ka na ng attention.
Okay? You can also use some powerful words that stimulate readers and appeal to their emotion. Okay? You can use words na like amazing, mind-blowing. Okay? So you can use that words. Maaari ka mag-search ng mga words na yon sa Google. Okay, so pangalawang pillars na dapat mong tandaan pag nagsisend ka ng email is be relevant and personal. Okay? Kailangan yung sinisend mong email sa kanya ay makakatulong sa kanya. Kailangan maisip agad ng prospect mo na yung email mo is makakatulong sa kanya. Okay? Dahil pag hindi makakatulong email mo sa kanya, hindi niya i-open yung email mo. So, be always, kailangan pag mag-send ka ng email sa kanya, isipin mo ito parate. Makakatulong ba yung sinend kong email sa kanya? Okay? So, isipin mo parate pag nasa-send ka. And kailangan din personal. Kailangan personalize yung email mo. Okay, you can use words like you para personalize masyado. And you can use personalized email tulad ng paglagay ng name niya, yung paglagay ng name niya, sure name niya, or email account niya, or kailangan yung laman ng email mo is yung tinutukoy mo is siya at wala nang iba. Okay, hindi yung ibang tao, hindi ikaw, kundi siya. Yung email na to is para sa kanya. Yun yung parati mong isipin. Yung email na to ay hindi para sa ibang tao, para sa kanya. So, always be relevant and personal. Kailangan yung mga email mo rin importante sa kanya at personalize yung email na isasend mo sa kanya. Okay, so next pillar is create responsiveness. Okay, so kailangan yung mga email mo na-open ng prospect mo, na-open ng receiver mo yung mga email mo. Kailangan nag-click sila. Kung may link kita na yung nilagay doon, kailangan binabasa nila yung email mo. Okay, so kailangan tingnan mo ito palati kung binabasa nila or kiniklik nila yung mga link na nilalagay mo sa email mo. And para magawa yun, para magawa yung responsiveness ng email, is kinakailangan mo lang gawin yung kanina pillars. Okay, kailangan mo lang mag-grab ng attention at kailangan mo lang maging relevant. Okay, kailangan lang yung email mo is relevant para sa kanya. Ganun kadali yung pillars na to. Okay, so I hope na marami kang natutunan sa tatlong pillars na to, and I hope na gamitin mo yung 3 pillars na to pag isa-send ka ng email, at lagi mong tandaan na pag mag-send ka ng email, kailangan nakaka-grab ng attention sa subject line and open line. Kailangan relevant ito para sa kanya. Okay? By doing that, you open palagi yung email mo, magki-click parati sila sa link na ilalagay mo sa email mo, at mas mapapadali yung pag-build mo ng rapport, connection, at pagbenta mo ng yung products. Okay? So, don't ever forget that. The 3 pillars. Okay? And don't forget also to subscribe sa email list kung makikita mo yung sa baba ng video na to, para maging updated ka sa mga bagong blog post ko sa aking website, Pinoy Business Online Solution. And pag ginawa mo rin yan, okay, marireceive mo yung bagong ebook na ginawa ko for free, yung entitled Prospecting Misconception, kung saan tinuro ko yung bakit maraming entrepreneurs yung nag-fail para kumuha lang maraming prospect para sa business nila. Itinuro ko din doon yung mga old tricky strategy na ginagamit ng maraming entrepreneurs at hindi nila nalaman na it can kill their business silently. Okay? And lastly, tinuro ko doon yung the next evolution of prospecting that will skyrocket your business. Okay? So I hope na maraming natutunan sa video na to, at kung meron kang mga katanungan pa regarding sa video na to, maaari ka lang mag-comment below. And thank you for watching this Armand's once again.